So what's up mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo. Ay saglit lang mga bro, meron tumatawag. Ay daw umandar yung motor. Malaban tayo dito. Saglit lang mga bro ah. So mamaya ayusin natin to. Okay mga bro, so papakita ko sa inyo yung naging problema nito ano. Basic lang ito mga bro, basic. Pero dapat alam nyo rin yung troubleshoot yung mga ganito. Ito mga bro ay umaandar sabi ni bro pag nakachoke. Ayan yung mayari, bumili lang ng UC. Yan. So ang findings ko dito, kasi pag nakachoke mga bro, pag nakachoke, umaandar, ibig sabihin pag nakachoke pinapatay yung hangin. Puro gasolina lang. Ibig sabihin kunti yung laman na gasolina sa carburetor. Tapos nung binunot ko yung hose, ayan naka-off. Pero pag inon ko yan, ayan lang ang gas. Ayan lang yung gas na nalabas. Wala na, halos wala na. So ang findings, kunti yung gas ng motor. So tatarin natin, nagpabili tayo ng ano. Okay? Nagpabili tayo ng gas. So ayun lang, so mamaya tayo mag-tutorial ng 3-way switch pagkatapos nito. Basic lang mga bro, basic lang. So ayan mga bro, balik tayo ano. Bali nakauwi na yung barako. Ang nangyari na mga bro doon, yung hose niya ay yung tangke niya may medyo barado yung filter, no, yung filter ayaw sumaid tapos walang gas. So medyo kunting ayos lang tapos pinalitan natin ang hose, no. Ayan mga bro, kung nakita nyo meron tayo ditong domino. Ayan, tapos sasagutin ko lang yung mga nagtatanong, napakarami yung nagtatanong. Ayan, so isa sa mga nagtanong, Reden Alasco, ang sabi niya, sir paano ba ikabit yung 3-way switch? So gagawa tayo ng mga bro ng isang maikling video kung paano ba ikabit yung 3-way switch. Okay? So bago natin umpisahan, yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag meron tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Magpasensya niyo mga bro yung kamay natin, no? Napaagay, napadala tayo dun sa barako na yun, ha? Okay, pero okay lang yun mga bro, ganun talaga. At isa pa, sabi ni Reden Velasco, Balasco, sir daw mga bro. Ulitin ko mga bro, wag niyo akong tatawagin sir. Ang pangit. So, bro na lang or kahit ano, wag lang sir ano, boss or idol. Okay? So, wala lang mga bro. Parang ayaw ko lang tinatawag ng sir eh, kasi parang ang taas-taas na pag tinatawag ng sir eh. You know? So, buksan muna natin 'to ano, para makita niyo yung 3-way switch. Napakadali lang nito mga bro, ano. Yung 3-way switch, pero pag wala kayong idea, ay magkakaproblema talaga kayo sa pagkakabit ng 3-way switch. Bubuksan ko 'to para sa inyo. Bakit ba tinabing 3-way switch mga bro? Ito kasi single pole double throw kung tawagin. Eh yung domino mga bro ay iba-iba yung mga wire niyan. Iba-iba yung color coding. Pero kung marunong kayo mag-test ng wire ng 3-way switch, kahit anong kulay pa yan, kahit puros dilaw yan, puros pula, puros itim, wala kayong magiging problema. Napawisan yung kamay natin eh. So sa 3-way switch mga bro, mayroong common. Ang yung common, siya yung sumusupply dun sa dalawa. For example, meron tayong patayan. Diyan dapat nakakabit yung common. Tapos pag pinindot nyo ng isa, lilipat dun sa isang wire. No. Tapos pag pinindot nyo naman sa baba, lilipat na naman doon sa wire. Kasi parang 3-way switch ng electrical yan mga bro. Ano? Pag sinabing 3-way switch, parang ganito ang mangyayari dyan mga bro. Ah. Ayan. Ito yung common dito. Tapos may contact dito na dalawa. For example, ganito mga bro. Ah. Magdidiba ko sa inyo ng napakalupit. For example, ito yung charger. Ito yung charger. Tapos ito yung isang... Paano ko magagawin? Wala akong papel mga bro para magsulat. Ay. Parang ganito siya mga bro. Ah. Ayan ah. Parang ganito. Ah... Ito yung common, tapos halimbawa, ito yung isang contact, yung isang contact. Pag pinindot mo, tapos meron siyang gitna pala mga bro, no? Meron siyang gitna, meron siyang patayan. Meron siyang patayan na ganito, yung 3-way. Pero yung talagang totally 3-way sa electrical, wala kasi patayan yun eh. Kada pindot mo, mayroong contact na mangyayari. Pero dito sa domino, meron siyang patayan. For example, gitna, ganito. Ang contact niya, para siyang, ano mga bro, para siyang signal light. So, yung mga switch ng signal light, parang ganito. Okay? So, pag pinindot mong isa dito, may kontakto, gitna, patay, tapos pag pinindot mong isa dito naman sa isa. Okay? So, para may clean lang tayo mga bro, paano ba ihanapin yung common nito? Sa paghahanap nito mga bro ng common, kailangan nyo ng tester, yan. Kailangan nyo ng tester, kailangan nyo ng test light,
or kahit anong bagay mga bro para ma-detect nyo kung nasa inyong comment ano. So meron tatlong wire lang ito, pula, itim, tsaka dilaw. Minsan may kulay blue yan mga bro, pero hindi na natin na ano yan. Isisit lang natin ito mga bro sa bibilisan na natin ano, madali lang ito eh. Isisit natin sa may base, yan. Tapos yung tester ko, pag magdidikit yan, tutunog. Iwan ko lang kung naririnig nyo. Lalapit natin. Yan. Okay ha. Tumutunog yan mga bro ha. Tapos, ayan. Ilagay natin sa off position. Pinapawisin yung kamay ko mga bro ha. Ilagay natin sa off position. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, walang tutunog dyan mga bro. Pag naka-off position, kahit ano testerin mo, walang tutunog. Diba? Wala. So ngayon mga bro, pag nilagay ko to sa high, ilagay natin dito sa may dalawang guhit, yan. So i-try nyo mga bro, mayroon dito magkakaroon ng contact. So mayroon dito magkakaroon ng contact. Hahanapin natin, hindi ko alam ha. Ito alam ko, pero ipagpalagay natin na hindi ko alam. Hahanapin lang natin. So check natin yung dilaw. Check natin tong itim. O ayaw, walang tumunog. Check natin yung pula. Yun, wala pa rin, walang tumunog, no? Tapos check natin yung itim, tsaka pula, try natin. Yun, tumunog yung, ulitin ko ha, yung ating switch nakalagay sa high or sa doon sa dalawang guhit, ibig sabihin nakapress siya dyan. So, chinik natin yung dilaw, tsaka yung itim, wala. Chinik natin yung dilaw, tsaka yung pula, wala pa rin, walang tumunog. Pero, chinik natin yung itim, tsaka yung pula, tumunog, mga bro, tumunog. Ibig sabihin, meron tayong dalawa. Ito, wala na yung dilaw, pero meron tayong dalawang suspect. Posibleng common yung ano, posibleng common yung pula, posibleng common yung itim. Paano natin malalaman kung alin dito yung common sa dalawa? Kasi tumunog silang dalawa mga bro, ayun o. Ang gagawin natin dyan mga bro, ano, tatandaan nyo yung pula tsaka yung itim. Ibig sabihin, tumunog yan dito sa high. So, isa ang possible dyan na common. Ano ang gagawin natin mga bro? Ililipat nyo lang ito sa ililipat nyo lang ito mga bro dito sa isa. So, yan, naka-off, ililipat natin. Tapos, dito na tayo mag-check. Sa itim, tsaka sa pula. Kung alin dyan yung tutunog dito sa dilaw, ang common yun. Yun yung common. Sana na na-gets nyo. Itry natin dito sa pula muna. Pula, tsaka yellow. Yan, tumunog. Kita nyo, tumunog. Yan, tumunog agad. So, baka hindi nyo naririnig. Yan, tumunog yung pula yellow. So, kahit hindi na natin i-check, ang common dito ay yung kulay pula. Pero, itry natin itong itim, hindi tutunog yan. O, di ba? Hindi tumunog. Hindi tumunog yung itim tsaka yellow. Yan. Pero yung pula, tumunog. O, di ba? Tapos, pag pinatay ko, patay yan. Patay yan, mga bro. Yan. Patay siya. Tapos, pag hinay ko naman, ang nagkakaroon ay yung itim tsaka yung pula. Yan. Okay, maliwanag tayo din mga bro ha. Ganun lang po kasimple yung paghahanap ng common. Diba? Napakadali lang. Ulitin ko lang mga bro para may idea kayo. So, pag naka-high, pag naka-press dito sa dalawa, nagkakaroon ng contact itong dalawa. Yung pula tsaka yung itim. Yan. Tapos, pag pinindot ko naman dito sa isa, sa baba, yan yung may isang guhit na yan, pag pinindot ko, nawawala yung supply dito sa itim, ililipat nyo naman dito sa kulay dilaw. Kaya, doon sa nagtanong, paano ikabit yung three-way, hahanapin mo lang yung common, tapos yung common ang itatap mo mga bro sa accessory wire. Or, pwede kayo maggamit ng relay dito sa common para isang relay lang. Marami kasi yung nagtatanong eh. Kung pwede kumabit ng isang relay. Pwede mga bro. So ayan mga bro, siguro hanggang dito lang yung ating video. So maraming salamat dun sa nagtanong dahil nagkaroon tayong pagkakataon para sagutin. So magandang araw sa inyong lahat mga bro at ride safe po lagi.